Sabi mga kababayan ni Orsola, sino niya Mr. Maravillas na Orsola, yung European President na bumisita mga kababayan dito sa ating bansa? Ano niya Mr. Maravillas yung sinabi? Maganda na raw yung human rights situations dito sa ating bansa. What? Under Marcos administration, ayos? Di ano niya yung problema niyan, Mr. Maravillas? Siguradong basag na naman yung ano, yung mga human rights sa groups dito sa ating bansa. Kasi iba yung kanilang narinig. Di ba? Praising, maganda yung statement na pinalabas mga kababayan ng presidente ng European Union. O ito. Kantsaw ka na naman na niyo, Mr. Maravillas. Di ba, Bastat Marcos, human rights violator po yung tingin ng mga militant organization. So sabi rito, EU Chief, human rights situation in the Philippines much better under PBBM. You see? Talagang mas magaling mga kababayan yung ating Pangulong BBM. Mas magaling kaysa yung previous administration. Lalo na po sa war on drugs. Approved ng European Union po. Kaya tama mga kababayan na hindi pinansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga recommendations na anya ilagay si Maudigs bilang drug czar. Kasi anya humina yung kampanya laban sa ano, ipinagbabawal na gamot. Kayo lang naman yung nagsasabi niya. Yung mga DDS man lang mga kababayan yung nagsasabi niyan. Pero yung mga mamamayang Filipino at yung European Union mismo, kumbinsido. Ito, the human rights situation, the human rights environment has become much better under the Marcos administration according to visiting European Commission President Ursula von der Leyen. You see? Sabi po ni Ursula, the government under President Ferdinand Marcos Jr. has become more cooperative anya with the United Nations in other groups regarding human rights. O, kita ninyo? Yan niya, Mr. Maravillas, kung more cooperative, dapat anya si Maudigs isurrender na sa no, ICC. Hindi na po member ng International Criminal Court yung ating bansa. Kaya di man pwede po na papasukin natin yung investigator ng ano, kahit nagdesisyon sila na rejected yung appeal natin, wala silang ano, karapatan na pumasok dito. Unang-una mga kababayan, we have a functioning court, very active yung ating korte po. At kailangang ipaglaban natin mga kababayan, kahit ayaw natin kay Maudigs ngayon, kailangan ipanindigan natin yung sovereignty ng ating bansa kasi magiging bad president po siya. Di ba? So sabi po ni Ursula, therefore anya, we see progress, she said in an interview with CNN Philippines. As I said, there much improvement. There are still topics, Anya, that we have to discuss, issues that are raised in the constant dialogue that we have with the Philippines. Pero, Anya, the environment is much better, and this is important for us that there's improvement in the steps forward. Oh, you see? Kaya yung mga nag-akusa po ng human rights violations, simula pa noon sa Marcos family, o ngayon, ang nagpapatunay na yung administrasyong Bongbong Marcos is above board, mga kababayan, pagdating sa observance ng human rights. Malinaw, mga kababayan, na hindi siya isang human rights violator. Eh, yung testimony mismo, yung statement mismo, galing sa European Union President,
Sabi rito sa balita, Mr. Marcos in his bilateral meeting with the European President described the Philippines and the European Union as like-minded partners niya. Kapartner. So sabi niya, the Philippines and EU are like-minded partners through our shared values of democracy, sustained and inclusive prosperity, the role of law, peace and stability in human rights, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, dagdag ng ating Pangulo, the continued exchanges niya between Her Excellency and myself, which started in Brussels last year, is a testament to our joint desire to bring our bilateral relationship to greater heights. Di ba, ayos na ayos? Pak na pak, mga kababayan. Von der Leyen is the first European Commission President to visit the Philippines. Noong February, mga kababayan, the visiting European members had a constructive and fruitful discussion with Philippine senators on various human rights issues, especially the International Criminal Court's investigation into former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Ngayon, si Senator Francis Tolentino and Hannah Newman, the head of the European Union delegation, shared this in a press conference after their dialogue. Sabi po nila, as you are all aware, Anya, the European Union has been quiet, worried about the war on drugs and the extrajudicial killings happening in the past. We were discussing this and we are also very relieved to hear that right now the Philippines is working more towards rehabilitation and prevention, sabi po ni Newman. Di ba? So tama, mga kababayan, nagustuhan ng mga European officials yung pagsishift ng ating gobyerno po sa war on drugs mula doon sa tukang-tukang. Di ba? Papunta po doon sa rehabilitation. Kasi yung mga addicts po, sa totoo lang, biktima din sila. Pero yung ating gobyerno po, hindi po tumitigil sa paghabol, sa pagtutugis dito po sa mga sindikato ng droga. Tuloy-tuloy po. And in fact, pati yung mga sabit sa hanay ng ating polisya, kasama yon, mga kababayan, sa tinutukan ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Kaya nga, di ba, may 28 officials, tatlong general, the rest mga colonel, ang tinanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanilang courtesy resignation bilang parte ng cleansing sa hanay ng polisya. Pero yung police operation, siyempre, tuloy-tuloy pa rin yon. Mababasa natin sa mga balita ngayon yung sunod-sunod na mga operations, pagkakahuli ng mga droga, pagkakakumpiska ng mga droga at pagkakahuli ng mga nasa likod nito. Pero walang EGK-EGK. Diba? Yun ang pagkakaiba, mga kababayan. Kaya di kailangan yung mga sabi-sabi nila na dapat niya mangialam na tumulog si dating Pangulong Maudik. Sabi ko nga po, kung noong siya mismo yung Pangulo, hindi man po nangyari na ma-solve yung problema sa droga. Ngayon pa, what? Di ba? Na hindi na siya Pangulo. May ibang paraan na epektibo. And this is the rehabilitation operations and rehabilitation po. And in fact, ngayon po, yung kampanya sa droga, mas na naging maayos.
Di ba? E ano niya, Mr. Marabillas, yung patona. Ito po, oh. Ito yung kampanya na sa laban sa droga, mga kababayan, ng DILG. Oh, sabi rito, DILG's Bida Program wins Governor Media Award. Basahin ko sa inyo kung ano to. The DILG Buhay Ingatan Drugay Ayawan or Bida Program wins the International Government Media Awards for the National Social Welfare Initiative of the Year category in Singapore. O, kita ninyo? Congratulations sa ating secretary, si Binhor Abalos. Ito yung release ngayon, mga kababayan, kahapon ng Presidential Communications Office. Oh. So, napakaganda ng kampanya ngayon. The Gov Media Awards recognizes the most outstanding government projects and initiatives in the Asian region and is open to both government departments and organizations and companies supplying services or solutions to government projects. Winning the prestigious awards for the Philippines, the BIDA program, established through the DILG Memorandum Circular 2023-025 is a holistic approach to counter the proliferation of illegal and dangerous drugs and aims to reduce drug demand in supply by empowering communities. O di ba napakaganda, mga kababayan? It is part of the prevention and promotion activities anchored on the Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy or PADS. DILG Secretary Binhor Abalos, who received the award for the Philippines, said that the government's anti-illegal drugs campaign has taken a new shift through the BIDA program as it is focused more on drug demand and supply reduction with the help of BIDA advocates in the different sectors of society. Kita ninyo, hindi biro at mabigat ang problema natin sa illegal na droga. Kaya kailangan kumilos ang lahat para masugpo ito. Sa pamamagitan ng BIDA program, lahat tayo ay tulong-tulong kasama ang PNP, PDEA, NBI, at iba pang mga otoridad. Launched across the country on November 2022 through various health and wellness events, BIDA gathered nearly a million participants supporting the program in various activities nationwide, such as fun runs, service caravans, seminars, sports fest, tree planting, clean-up drive, and barangay programs. An estimated of 31,000 stakeholders from various agencies, local government units, the private sector, faith-based sector, and civil society organizations have so far expressed support for the program. O, kita ninyo? Di ba napakaganda? To date, almost all regions have successfully conducted their BIDA program launch and more will be holding their BIDA activities throughout the year. So sabi rito, the campaign and advocacy efforts also complement the successfully conducted 14 drug-related operations of the Philippine National Police from January to April 2023 alone, resulting in the bust of 19 drug personalities and confiscation of 10 billion pesos worth of illegal drugs. So yung operations, mga kababayan, laban sa sindikato, hindi man po tinigilan. Di ba? Pero hindi lang doon, mga kababayan, naka-focus sa police operations, kundi pati sa rehabilitation and prevention ng pagkakalulong sa droga ng ating mga kabataan. Yun ang tamang approach. Kaya ito yung nagustuhan, mga kababayan, ng European Union President. Ayos? Walang EGK-EGK. Walang tokang-tokang. What? O, di ba? So, gumanda yung human rights situation dito sa ating bansa. Sabi yan mismo ni Ursula. Ayos?
Kaya yung mga nagsasabing lumala yung droga po rito, lahat man lang ninyo yon imahinasyon. Di ba? Ayaw kasi ninyong tanggapin na talo yung previous administration sa galing ng bagong leader ng bagong Pilipinas. Di ba? Masama ang loob ninyo kasi. Nasa pawan eh. Baga lang po gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.